Hi guys! Another video sa part 2 ng kwan. So, kinat ko to ng maliliit pa. Kasi medyo matitigas yung anope. So, ganito na siya kahahaba. Fern. Tapos magkatata ko ng sibuya. Sinugasan ko na yan. And bawang, kamatis. Tapos sili ata. Meron akong sili nito. Sili ng sinigang. Kasi ang hilig-hilig nila ng sili eh. Dinagdagan ko rin na. Kasi, promise, halos lahat parang pagkain mo sa kanila. Yung kaba, mayroon pa talagang pagkain doon. Halos parang parehas naman, pero parang ginawang lahat na pagkain. Parang siguro hindi matapon. So, yan, dalawang ganyan ang ilalagay ko. Tapos, yung lola ko takot, huwag mo mukhang ka basta kumakain. Eh, nakita ko nga doon. Pagkain sa kanila. So, mas malalaki pa yung mga bulbul doon. Pangita, tapakinggan. Yung fur niya. Kasi malalaki din yun. Meron akong nakitang medyo mataba yan, no? So, amoy ano. So, hugasan natin. Of course, hugasan natin. Yan na. Kakainin na. So, dito nyo malalaman kung pagkain din talaga siya. Kasi ang dami-dami sa province promise na mga ganito. Ako ang isa sa magpapatunay na pwede palang kainin. Ganun-ganunin ko para medyo maabawasan yung ano, fur niya. So, kukunti lang, parang para sa akin lang. Kasi takot din silang, ano eh. So, para lang talaga sa akin ang kinuha ko. Alam ko takot din sila. Let's see you. Parang new opportunity. Parang patawalan. Ayan. O, ayan. Medyo nalilinisan na siya. Yung fur lang talaga. Ayaw kong tinitignan dito. Last, tatlong beses na hugas. Ito yung menu ay dun to? Yellow tree. Pagkam dyan, hey. Tinatanong ng lola ko kung saan kami pumuntang bundok daw. Sabi ko kam dyan, hey, yellow trail. Kasi may area na doon, may pinakita kong video na halos lahat ganito. Yun lang, payat lang talaga. Maulan naman doon, ewan ko ba, medyo mabato kasi, kaya ganun. Ayan. Ayan, inugasan ko na yun. And magchachap-chap ako ng mga sibuyas, ganun. Punas man, lula. Uy, kape sa kaya ay maulaw kaya ng pagkap. Nasuruot, kanin na kanok. Ano ba yan? Ay, sige, kabil mo dyan. Ayan, mag-chop-chop tayo. Sado-sado ako ng malta. Sumuti ka lang ako ng sika. Wala na rin sa sila ko. Ayan. Bisaya ang nisaya ang kaya tayo ko mo. Para mo na na dito ngayon. Wala yan, di hot open mo. Kung sige pa rin ito siya, ay. Sorry. Ganyanin ko yung sili. Wala ulit ka manisad kang dyan. Ano ang plumber?
sleep mo labihan, mag-gilid ito. Hindi ako niya ako yung sleep it. Ang mga na yung kilala pa di. Tak manuwa daw. Hindi ko yung tatwa namin. Hindi ko buwan pagod daw. Sino ba yun? Kamatis na tayo. Nahugasan lahat yan. Kahit yung mga sibuyas at bawang, nugasan ko na may balat. Magalat ang ito yan? Maga. So, may i-complain. Chef, ano yung balay? Ano? Ika naman the text. The number does not unite. So yan, magluluto na tayo. Magluluto na ako. Uy! Mahulog. Lutuin na natin yung ano. Fern. So, kanina ko pa naisip kung anong tawag dito. Alam-ang daw sa amin. Yan. So, yung lips niya, dikdikin mo daw panggamot sa ano, sa sugat. Ah, so may pinaglutuan kanina ng hotdog. Pwede na yan. Ayan, ito na ang ano. So, may benefits to sa sugat eh. Pwedeng i-digest ng chan. Ayan. Tutuin na natin. Uminit na ba? Medyo madami atang aking mantika. Grabe yung Chinese! Grabe yung mantika din nila. Yung mga luto-luto nila na video. Nakalagay ng mantika. Ayan, medyo brown. Ayaw ko kasi yung lasa ng or ng bawang lalo pag hindi masyadong crispy. Weird. Sibuyas. Itong sibuyas lang ang okay sa akin kahit ano. Pero yung iba ayaw nilang half cook. Pero okay lang, mas okay sa akin kaysa yung ano. Tapos siri. Para magamit naman siya. Pinapitira na. This is the moment of the truth. Kamari. So, anuin natin yung kamatis. Meron, madudurok siya. Lutong-luto. Para yung sauce niya, masarap. Yan. Set aside natin. And, ayan. Lagay na natin yung alam-am. Ayan, maluluto na siya. Kakapko muna siya. Parang yung pakpako. Ayan na, walang cut-cut yan. Binidyo ko sa buo. Kasi sa amin, hindi talaga ito pagkain eh. Lagyan natin ng konting tobe. Lagyan ko ng oyster sauce. Ito na lang ang asin ko. Oyster sauce. Napadami ata. Nadamihan ko.
Oyster so sweet. Ooh, mukhang masarap. Pag daw ako magpapa-hospital, pagpakita may nangyari sa akin. Low heat na siya. Nilagay ko sa low heat para medyo maluto man siya. Sana masarap siya. Ayan. So, baliktarin ko siya. Sumitsuburin yung itong video na to kasi iano ko lahat para maniwala naman tayo na talagang niluto ko siya at kinain ko. Walang cut-cut. So yan, isa-serve na natin. Whew. This is the moment of the truth. Whew, isa-serve na natin. Lahat to dapat kainan ko kasi sayang din yung energy na nagamit. Sana hindi mapait kasi nasubrahan yung oyster sauce. Mabango siya. Amoy ulam. So ito na, kakainan ko talaga na. Pero matapang-tapang siya, ah. Hmm. May kakaiba siyang aroma. Amoy herbal. Tapang, ah. Kasi yung sili. Tapos may lasa siyang ano. Hindi na pala mapait. Mild lang yung oyster sauce kasi. Kasi niyo sa lasa, medyo parang may ano siya sa taste buds. Sa bagay nilagyan ko kasi ng sili. Ang ganda ng kick niya. Ayan ah. Kinakain ko. Kinakain ko talaga siya. Wala naman ako naramdaman na nahihilo or normal lang na as in kumakain ako ng pagkain. Pagkain na talaga siya.
So, gagawa ko ng video mamaya. Napatigil ako eh. Pinapakiramdaman ko yung energy ko. Meron siya nung ano, yung pag yung energy ng isang bato is malakas. Medyo sabihin ko ng kasi wait, excuse me. Ay, ano ba yan? Explain ko. Pag meron kasing bato na nahahawakan ko na mas malakas sa energy ko, yung matapang ang energy na bato, mararamdaman mo at mahihigop mo sa sabihin, parang binibigay niya kasi yung energy niya sa'yo. Yun yung trabaho ng natures. So, kasama yung bato sa nature. Ibibigay niya yung energy niya sa'yo, is may mararamdaman kang kunting hilo-hilo. Baka, kaya sinabi nila hindi pagkain to kasi ano, hindi nila naintindihan yung part na yun. Pero pag nasanay ka na sa energy na yun, is magiging ganun na yung energy mo. Ganun kalakas yung energy mo. Katulad ng Moldavite, nagkaroon ako ng Moldavite sa ano pa yung ano, yung brown na yun. Na ginagamit din pang cure sa sakit. Noga vest, yun yung tinatawag nyo. Yung sinasabi ko, I mean na brown na bato. Noga vest, meteorite. Ano pa yung mga malalakas ang energy? Petersite. Meron din atang tourmaline. Sapphire, emerald, diamond. May malakas na energy din yung ano eh, yung laboratory made. Eh, pag iaano mo sa yung katawan is medyo mahilo-hilo ka. Pero okay naman na ako ngayon. Ayan, a minute na effect ng kwan. Kasi mararamdaman mo naman yun, seconds or 1 minute. Okay ka na. So, po yan eh. Pang malakas ang energy kung naghahanap kayo. Meron na yung talaga siyang konting kakaibang lasa. Kasi new sa taste. Hindi natin laging, kung tayo na sa tingin natin hindi ito pagkain, eh hindi natin magugustuhan. Meron kasi siya kakaibang kick sa dilay. Pero nasasanay na ako maharap na siya. So, ubusin ko muna to. Sige, kainin ko sa harapan nyo pero magiging mahabang video to. Kuha lang ako ng rice. May hotdog silang niluto, so sayang, idagdag ko na. Meron nga ako nararamdaman na medyo kilo-kilo. Pero alam ko sa energy yun. Another new energy, wow! To ascend. Ang sarap nga sa rice. Hindi ko kayang kainin itong sili na to. Maanghang na siya. Ay, so idadagdag ko na yung ano, yung sa animals. Anong trabaho nila sa atin, kaya bakit natin kailangan iligtas, alagaan, protektahan. Kasi alam ko, ang daming ayaw ng animals. Meron pa yung naniniwala talaga na malas sila. Iwan ko pa kung bakit naniniwala silang ganun. Baka may nangyari noon sa ancestral nila. Hindi nila alam na nasaktan nila, kaya automatic ang meaning doon, malas. Hindi nila alam yung consequences or karma na sinasabi nila. So, isa sila din sa katulad natin na may nasabi ako noon na isa din sila sa naging tao noon na incarnate lang as animal. Kung nagbibigay sila din ng saya, energy, kasi we vibrate now with one another, kung nagbibigay tayo ng energy sa iba, sila din naman. Naimas? Lagaw? Ayaw nalala ko. Takot sila. Amin na ako. Excuse me. Dugo kami mang kakagatod ka na. Pero ang sarap niya. Hindi ka matang nagutom. Anong nagutom? Para daw ako lasing. Bagay niya yung oyster sauce. Excuse me. Bagay niya yung oyster sauce.
kung sa hindi nila masyadong kaya to, mas maganda i-side dish nila or idagdag din lang nila sa ano. So, tingin ko kaya ganito yung energy niya. May binibigay siyang benefit sa katawan. Kaya yung mga Chinese, excuse me, kahit payat sila, yung man nakatira sa, sa village, eh ang lalakas nila. Artistic pa silang gumawa ng video. Kasi lahat pagkain sa kanila eh. Sinusubukan nila. Wow. Sarap. Ayun na, malapit ng maubos. Yung animals din, di ba? Pag nilalambing mo sila, naglalambing sila sa'yo, may luwag na loob na binibigay sila. Parang pag tinitingnan mo yung nature. Yung alam mo ba yung minsan pag kahit pahirapan mo sila kung paano mo ihag, kahit ganunin mo sila or ganunin mo sila, di ba sila pa mismo nakakatiis. Pati yung mga ugali natin, promise, sila yung nakakatiis. Tao lang ang hindi nakakatiis sa bawat isa. Pati pag-uugali nila mismo. Minsan hindi nila natitiis. Wait lang, parang nagugutom ako. Lalo. Nakasata ng fiber din ito. Or dahil lang sa sili. Dahil ata sa sili. Sili pala ng sinigang to, ah. Yung inano ko. Hindi naman masyadong malakas, pero ayaw na ayaw. Mas gusto ko pang kainin yung sili talaga kaysa ito. Ah! Yung amoy ng sili napunta dito. Kaya sabi ko, kakaiba yung amoy. Ano pa yan? Pero may konting kakaibang amoy talaga siya. Hindi naman masakit sa ilong. Pero amoy herb. Ubus na. Sorry. Yung may itim, pag kinagat, kakaiba. So, tinanggal ko. Excuse me about that one. Naging mukbang to. Kapagkain talaga siya. Yung sili. Ayan na, wala na. Mamumulutan na lang ako ng hotdog. Ito pwede natin dagdagan ng karni din. Para medyo maano yung kakaibang hint sa dila na sinasabi ko. So baka yan yung mga kinakatakutan ng baka sinubukan mga ancestors natin noon, sabi nila, huwag mong kainin yan, nakakahilo. Pero yun pala, mas maganda ang benefit. Ang ganda niya sa energy. Parang yung mga malalakas ang energy na bato. Wala naman na yung hilo-hilo ko. Kanina lang yun. Parang dinidip ko siya sa sauce. So, balikan ko kayo after 20 or 10 minutes. Or half day. Kasi lalabas naman ako eh. Baka doon ako mismo mag-video sa labas. May pupuntahan lang ako.
guys, hindi pa ako lumabas, pero wow, amazing talagang to. So, hindi ko masyadong, I mean, yung feeling na parang matutuba ka. Wala naman. So, normal lang siya. Yun lang, may konting ano, naramdaman ko sa energy ko na nakikipag, nag-a-adjust, I mean. So, para ma-adjust ko, para ma-balance ko, gumamit ako ng gemstone. Okay na siya. So, ganun talaga pag new food ang i-intake natin. Kaya mostly, takot ang tao sa new food na sinasabi nila. Meron talagang taong yung food nila is food nila lang ang kakainin nila. Nakakilala na ako ng ganun. Ayaw nila niyang ng new na putahin na sinasabi nila. Kung yung kinasanayan mo is yung pagkain sa lugar mo, yun lang. Hindi ka na mag i-experiment para kumain ng pagkain ng iba. Katulad ng ibang bansa. So, sa tingin ko may malaking ano to. Malaking itutulong sa katawan. Sana kung anumang problema sa aking looban, sa aking organs, etc., tutulong siya. So, more than 20 minutes naman na mamayang hapon pa kasi ako lalabas eh. So, tagal-tagal nun. Gumalaw-galaw pa ako, lumabas ako, puntang store, naglakad-lakad, ayan, nagmuni-muni, pinapakiramdam yung, talaga pinapakiramdaman ko sarili ko. Medyo meron ding fear. Pinapakiramdaman ko talaga. Pero okay na naman, buhay ako. And, try nyo din. No, ito is yung fern lang naman na nakikita dyan sa ano, sa bundok, sa harden mo, o pag nag-harden ka, common na fern. Tapos yung stalk lang niya, yung ano ba yun? Yung mag-start na mag-grow pa lang, na mag gagawa ng leaves. Yun yung ano, kukunin nyo. So, thank you guys. Sabihan nyo nga ako sa kumi kung anong anong lasa niya sa inyo and pakiramdam nyo. Comment if you want. Share. Comment po sa ano, kung trinay nyo din. Subscribe, click the notification. Comment if you want. Share sa my next videos.